mismo ka, ikaw ay, ano, ay magkakaroon ng pagbabago ng iyong buhay. At magkakaroon ka ng connection doon sa ano, ginawang pagbabayad ng kasalanan ng ating Panginoon. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Binuhos niya ang kanyang dugo para sa ating mga kasalanan. At magkakaroon lamang kayo ng connection doon sa kanyang ginawa, doon sa kanyang kamatayan, sa kanyang bibig, at sa kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng bautismo na ating binasa na dito po sa screen. Tingnan niyo po sa 5 and 6, na sabi ko na ba na nakasulatan, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kamatayan, so yung wangis ng kamatayan na ginawa ng ating Panginoong Kristo, ay magkagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. So, nagkakaroon ng pagwawangis eh. Si Kristo ay namatay, nung inilubog ka sa tubig, yun yung wangis ng ano, na ikaw ay kasama niyang nailibing. At matapos kang mailubog sa tubig, ikaw ay iaahon, yun yung wangis ng kanyang resurrection. Ikaw naman ay ibabangon sa panibago mong buhay. So, hindi basta ritual ang bautismo. Ito ay pagwawangis doon sa actual na payment ng iyong sin. Okay? Na nalalaman natin na ang ating dakihang pagkatao ay kalakip niyang ano, napako sa krus. Kaya kapag ikay nagpabautismo, ang ginagawa mo ay tulad rin ng ginagawa ng ating Panginoong Kristo. Ipinako niya sa krus ang lahat ng mga kasalanan. Kapag ikay nagpabautismo, ipinapako mo sa krus ang iyong mga ano, kasalanan. Kaya hindi basta-basta ang ritual ito na madalas tinatanggihan ng ano, ng mga iba, kasi hindi naman ipinaliliwanag ng mga iba nangangaral. Ngayong maliwanag na bakit pinababautismo ng mga tao para maipako mo ang iyong mga kasalanan, hindi ka pa ba gagkikilos? Hindi ka pa ba magdidesisyon na ang iyong sarili ay isumito mo sa tawag ng pagbabautismo? Nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin, ano gagawin? Magiba, maalis. At nang sagay, huwag na tayong paalipin pa ng kasalanan. So, maraming bagay ang makukuha sa bautismo. Isang simpleng ritual na pinagagawa ng Diyos. Pero napakahalaga at napakalaking pakinabang sa mga taong susunitin. Nakaara yan? Kaya nagtataka tayo sa iba eh. Tagal na natin pinangaralan, tagal na natin inaalok sa bautismo, hanggang ngayon, hindi pa sila nagdidesisyon. Hanggang sa ngayon, hindi pa nila nakikita ang kahalagahan ng pagsusunodi sa tawag ng pagbabautismo. Pero mga taga-Thessalonica, ginawa yan. Pagkat hindi binanggit, alam natin, ginawa ng mga taga-Thessalonica ang bagay na ito sa kabila na merong threat sa kanilang buhay. Eh, kayo naman, pag nagpabautismo kayo ngayon, wala naman threat eh. Di ba? Pero baka yung natanggap na threat matapos na hindi mabautismo. Sino? Taas ang kamay. Sino ang nagkaroon ng threat? Matapos na siya yung mabautismo ha? Hindi, wala naman. Pero sa mga Kristiyano noon, katapangan ang magpabautismo. Sapagkat alam nila, nanganganib ang kanilang buhay sa gobyernong kasalukuyan, Roman Empire. Lalo-lalo na sa ilalim ng pamumuno nila. Ha? Si Mr. Barner, si Nero, kaya walang ginawa kundi magsunog ng mga Kristiyano. Ha? So, kapag nabautismo ka noon, isipin mo na lang, buka, mauhuli ka, nililiyabang ka. Yeah, pero ngayon, hindi mo nangyayari yun eh. Pero ngayon, noon, kapag napangaralan sila, talaga tinatagal nila, ano, kahit na meron threat. Ngayon, walang threat, wala rin tumatagal. Bakit kaya? Kailangan siguro may threat. Kaya,
pangaral na ibang kayo sa pamagitan, magsusumitin na ka na sarili at tawag ng Diyos. So, yun yung proseso. No? Ikaw ay ano? Dumating sa iyo ang Ebanghelyo sa pamagitan ng pangaral, sa kapangyarihan, sa Holy Spirit, no? Kaya alam ang Holy Spirit, ang assurance at yung magaling na preacher, no? Na hinahangaan mo, pinangaral sa iyo. So, tinanggap mo naman sa pamagitan nito. Faith, repentance, confession, and baptism. Okay? Pero sabi doon sa ano eh, na inyong tinanggap at inyo na mga ano, pinanatilihan. So, hindi natatapos doon sa bautismo ang kaligtasan. Kinakailangan na ano, ng pananatili upang ikaw ay maligtas. Di ba yan sinabi doon sa 1 Corinthians? Balikan natin 1 Corinthians. Diba sabi doon, ngayon pinatatalasas ko sa inyo mga kapatid ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo naman ano, tinanggap na siya naman inyong pinanatilihan. Sa pamagitan naman ito ay ligtas kayo kung meron kung, di ba? Kung matyaganin nyo ano, iingatan. Keep the word.